Menghadiri gathering na ito. Dahil marami sa officers ang wala sa December. So, plinano na lang na bago mag-December, mag-gather na lang tayo. Kung gusto nyo, pwede rin naman kayong mag-organize kung sino yung remaining na officers na wala sa December. So, unless ayaw nyo, di okay lang. At least, nakapag-gather tayo kasama yung mga BODs. Kompleto. Okay? Then, Mars! Mars! Ayun nga, gusto ko lang mag-reminis. 2 years ago, 2017, nung nirecruit ako ng mga magigitik na BODs na pioneer, si na Rod, si Mang Presi, si Marong Iloy, para maging member ng grupo. Hindi ako original na member. Kaya lang, kasi yung grupo nga, di ba, unless dun sa mga bagong member na hindi naka-attend ng orientation, before 2016 na organize ang group para kay Pangulong Duterte, para sa campaign niya. And nag-evolve siya na maging non-profit organization after the election of President Duterte. So, instead na hanggang doon lang, matapos ng panalo, itinuloy yung group, which is global group, dahil lahat ng maraming countries ang may OFWGM. So, maswerte naman ako kasi napasama ako sa grupo dito sa OFWGM. Dahil ito lang yung grupo na talagang genuinely na may puso. Alam niyo kung bakit. Ito lang yung tumutulong na walang kapalit. Walang na-expect na return. Lagi namin na-anong sa inyo, kung kayo ay magbibigay ng contribution, huwag kayong mag-expect na may kapalit sa inyo. Diba? And napatunayan na yan for 2 years na kasama ako sa grupo. So, yung sacrifice, marami kami, especially yung BODs na naging sacrifisyo financially. Yung oras namin, buti na lang, napasama ako dun sa grupo, sa mga officers, na never kami nag-aaway. No? Never kami nagka-argument. Lagi kami nagka-sundo. Kasi, nitinig yung lahat. Nagsasalita yung lahat. Nagko-contribute yung lahat. Hindi lang ako yung nagsasalita. Hindi lang ako yung nagsasabi na ito gawin natin, ito gawin natin. Lahat nagko-contribute. Yun ang maganda sa grupo natin kasi open tayo na yung idea. Kasi hindi kaya ng isa. Kahit napakatalinong tao, hindi kaya ng isa na mag-organize ng isang event or activity para sa isang grupo. Nawala namang pondo. Nagkaka-pondo lang tayo dahil sa initiative ng grupo at contribution ng bawat. Sa tingnan nyo, ang daming pagkain. Hindi naman kami humingi sa inyo ng contribution, di ba, para magkaroon ng pagkain. Pero ang dami nagkaroon ng pagkain. Ibig sabihin, kusang mo ako siya. Tagos sa puso, yung kayo mismo yun ang bigay na sa'yo. Sir, papabayad na mamaya. Yun ang kinaka-proud ko sa group. Ayan. Mars! Mars! Ayan, kaya... Dumadating yung time na may mga pagbabago sa buhay natin na kailangan tanggapin natin at isa na yun sa nangyayari sa akin. Aalis na po ako. For good. Alis na ako for good. At least for 2 years, siguro naman may contribution ako, may nagawa ako sa inyo dito sa grupo. Tapos sinasabi ko sa BODs,
Tapos na yung mission ko, kayo na naman magpatuloy. Hindi naman ako maglalao sa... Pero, wala na talaga ako dito. By the end of the month. Ano? Ha? Ano? Alis na ako sa November 30. Ano? Pero yung flight ko, next week. Kaya tingnan nyo, naubos yung laman ng bahay. Hello. Kasi dinispose ko na. I said, kaya po tayo nag-ano na, maagang gathering ngayon. Kasi si Sir Don not only na sa 30. For good? For good. Seriously. Kaya, wala na wala nang bawyan. Uwi na ka nag-aaw for good. For good na. Tingnan nyo, wala nang gamit. Kaya, napansin nyo, yung comment na ako pa. Kaya yung TV, dala ko na kasi. Wala na yung ibang aircon. Wala na. Natutulog ako kumahubad sa taas dahil mahihit. Ngayon, siyempre, hindi naman porke mawawala ako. Eh, yung grupo ay mawawasa o titina o titigil. May mga BODs tayo na pareho naman ng pananaw ko, pareho ng isip, pareho ng puso para tumulong. Kaya ipapasa ko lang sa kanila yung responsibility. So, total, kompleto naman yung BODs. Pinapas ko yung responsibility kay Ruth sa ating Vice Chairman. Unless gusto niyo mag-election, kung overwhelming naman ng support niyo yung kay Ruth, which is napaka-common ng aming mindset. Talagang puro pagtulong kami. So, hindi porque physical na mawawala ako, nandito na yung spirit ko. Hindi ako mamatay. Yung spirit ko, nandito. I-monitor ko pa rin kayo, magbibigay pa rin ako ng advice. Kaya lang, siyempre, sa isang grupo, hindi naman pwedeng nakaalis na tapos ako pa rin yung leader. Ako pa rin yung chairman. Dapat ibigay na sa iba. Ibigay na sa next leader. So, how I hope na yung support ay ibigay nyo. Nag-work naman yung BODs na hindi lang sa leader eh. Sa asal group na natin. Very close. Para second party nito sila dito sa Brunei. Marami kami yung pagkikita, nabiniti kami dito na hindi niya alam, nag-usap kami, nabit kami ng magdamag para lang mag-usap-usap tungkol sa ating mga darin sa grupo natin. So, naging family ko sila. And very grateful ako sa grupo. Okay? So, yun na nagpapasalamat ako kasi hindi every month ay makikita nyo ay parehong mukha. Nung nag-member ako, naging chairman ako, ang daming mukha na wala na kayo. Oo. Tapos may kumalit naman. Meron namang natira na napaka-swerte ko rin na kahit pa paano. Kung na tayo na naging member ako, ay nandito pa rin sila. Naging kaibigan ko na, naging kapamilya ko na. Ay makikita nyo yung closeness ko sa kanila. May award! So, ang wish ko lang, ganun pa rin dapat ang support nyo sa grupo. Hindi kung ano yung paano kayo nagsasaya sa gatherings, ganun pa rin. Magkakaiba lang, siyempre wala na kayo pupuntahan na bahay katulad nito, maghanap na lang kayo ng ibang venue na pagdadosan ng mga amin. So, yun lang yun naman. Life has to move on. Life goes on. So, yun yung message ko na sa inyo. Mamimiss ko kayo. Kaya marami yung picture. Yun na lang ang itutseres ko. Iyak na kayo. Iyak na! Wala ka! Pagkagandang memories lang tayo. Ngayon,
Ipagpatuloy natin yung pagtulong sa kapwa kahit maliliit lang tayong tao. Pag pinagsama-sama, malakas. Kilala tayo sa embassy. So yung may mga kailangan ng tulong, hindi lang ako yung may kilala sa embassy, lahat ng audience at ang ibang members. So kung meron kayong kailangan assistance, mag-shout out lang kayo sa chat group para matulungan. So kahit may mga kilala nyo, katulad ni si Janet na tayong naka-witness nyo sa taga-Rentokin, na at least ang tulungan ng embassy. So, yung mga ganong bagay, huwag kayong titigil. Hindi porque maliliit tayong tao ay hindi malaki yung makakontribute nyo. Bawat isa sa inyo ay malaki ang may tulong sa grupo. At yung grupo makakatulong sa mga Pilipino dito sa Brunei. Hindi lang dito sa Brunei. Nakakarating sa Pilipinas yung tulong natin. So, tuloy nyo lang. Maganda yung mission. Mahirap dahil galing sa bulsa natin dahil yung pinaghihirapan talaga natin yung mga ginagastos natin dito eh. Hindi natin kinikita sa kung ano-ano. Talagang hirap ang source ng ikinokontribute natin sa mga grupo. Kaya tuloy lang yung advocacy ng grupo natin. Diyan tayo kinala. Pag sinabi sa embassy sa taga-OFW-GMA kayo, ipagmalaki nyo kasi alam nila na ang advocacy natin ay tumulong sa kapwa. Iyon ang number one. So, maging proud kayo pag sinasuot nyo yung t-shirt ng OFW-GMA. Okay? So, I hope tuloy nyo pa rin ako masaya. Salilukan naman ako dito kasi ako gusto na araw-araw kami-kami mag-party. Sabado.